What's up sa inyo mga tropa? Nagbabalik na naman tayo dito sa ating Side TV Print and Cut. At konting intro muna tayo, no? Nakita ko lang sa post ni Idol Rappy, sabi niya dito, good morning! A gentle reminder, kung gusto mo lumigaya ang iyong buhay, block negative people at wala kang mapapala sa kanila. So ang masasabi ko dito, no, sa mga paandar ni Idol Rappy na ganito, so kung negative people yung mga nakapaligid sa'yo, huwag mo silang i-block mga tropa, no? Ipakita mo sa sarili mo kung paano yung positive way thinking, kung paano talaga yung positive, no? So syempre kung positive ka, yung mga nakapaligid sa'yo ma-attract mo yan, eh. Kung positive ka, yung mga negative magiging positive yan, ma-attract mo yan, so magiging positive na rin sila. So eto, ipapaliwanag ko sa inyo mga tropa kung bakit binablock ni Idol Rappy yung mga negative daw na tao sa kanya. Kasi mapupurnada yung business niya, na alam nyo naman na, you know, diba, na sobrang mamahal talaga ng binibenta niya, kaya niya binablock. So parang sa mga online shop dyan, somewhere out there, Lazada, TikTok, Shopee, dapat kung bibili ka, eto may papayo ko, no, sa mga newbie na mauuto, tignan nyo yung mga positive and negative feedback, no? So kung wala kayong nakikitang mga negative feedback, malamang kasi dinidelete, no? So huwag kayong bibili sa mga ganon na hindi nyo nalalaman yung mga negative at puro positive lang yung mga naririnig nyo, no? Walang ganon, no? So kaya niya binablock yung mga sa tingin niya na mga negative na tao daw, ha? So ayun, basta sa mga newbie dyan, sana makaabot yung mga videos ko sa inyo para hindi kayo mauto. So ayun lang, simulan na natin yung vlogs natin at yung topic natin ngayon. May nag-comment sa akin dito, sabi niya dito, may mai-recommend ba ako na printer na pang pigment ink lang talaga, yung hindi daw mabuboid yung warranty? Ang ibig niyang sabihin, yung printer talaga na pigment, as in yung hindi mo na i-convert. So ako, no, wala akong masyadong mai-recommend sa'yo kasi ayokong mag-recommend nang hindi ko pa nagagamit. Pero dito sa video na to, no, ipapakita natin yung mga printer nga na designated talaga for pigment ink, at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit kahit papano ay hindi ko rin mai-recommend sa inyo. So simulan na natin. Unang-una, dito na muna tayo sa mga Canon printers na pigment ink talaga. Ito yung model na Maxify. Ito, nakita ko sa isang group yung mga printer na to, sa isang crafting group na ganito yung ginagamit nila. Tapos tinape ko sa internet, and then ayun, nakita ko nga na sobrang mahal. Kaya hindi ko mai-recommend sa inyo etong printers na to. Although hindi ko pa siya nai-experience, pero eto nga, ipapaliwanag natin kung bakit hindi ko mai-recommend sa inyo. So tignan muna natin. At eto nga yung mga printer na yon. Ito yung mga model niya, GX7070, GX6570, GX6070, and so on and so on. Pero yung pinaka nakita ko nga dun sa isang group na, which is gamit nung isang crafters, talagang naalala ko yon. Ito yung GX4070, nagkakahalaga lang naman siya ng 31,000. So isipin nyo, no, 31,000 siya, pero pigment ink na siya. Pero isipin nyo, no, kung gagamit kayo ng printer na ganito, tapos ang mura ng benta ninyo, kagaya nga nung turo ni Idol Rappy, kung gusto nyo daw gamitin yung kanyang paandar, yung 50 pesos isang vinil na laminated, tapos magpa plus 4 ka pa every time na makaka 20 sheets. Ewan ko na lang kung bumenta ka pa ng bumenta sa mga ganong presyo sa halaga ng printer na to. At isipin nyo, no, napakamahal din ng mga original pigment ink kung talagang for pigment ink yung printers ninyo. Kaya hindi ko mai-recommend talaga yung mga ganito. Pero kung talagang marami ka namang pera at afford mo yung ganitong mga printer, so isipin nyo, no, 31,000 yung ink, isipin nyo mahal din yon, edi bumili ka kung talagang afford mo. Pero kung hindi nga, mag-stick ka na lang sa mga converted. At eto pa, yung isa din sa mga nakita ko, yung 3070 Canon Maxify. Eto yung usually ko na nakikita doon sa isang crafters group. Hindi ko na ilalagay yung group na yun, baka magkita-kita tayo doon, eh, nang uulul din ako doon, eh. pero sige, ilalagay ko na lang din siguro sa description yung crafting group na yon. Napakadaming nagka-craft doon na gamit nila ay mga Canon. Ang usually na mga product nila doon ay yung mga invitation pang kasal. Sobrang konti ng nakikita ko na
nag-o-offer doon ng mga vinyl sticker. At nakita ko doon sa isang invitation, pumipresyo sila ng mga 200, mga 250, 300, 350. Ganun yung mga presyuhan nila. At kung hindi ka makakasabay sa mga ganung presyuhan at dahil sa tingin mo namamahalan ka, huwag mo nang balakin na bumili ng mga ganitong printer. Kasi yung printer na yan itself mahal na, and then syempre meron pa yung mga maintenance box, at lalong-lalo na baka magulat kayo kung magkano yung ink pag tinignan natin later on. So eto na nga, ipapakita ko na nga sa inyo kung magkano yung ink ng ganitong printer. So eto no, yung sinasabi ko nga sa inyo na 3070 at etong 4070, compatible yan sa mga nakikita nyong mga models ng printer dito. So yung model ng ink niya, GI76, lahat yan ay pigment ink. So makikita nyo dito yung presyo, 2,000. Black pa lang yan, no? Isipin nyo, napakaliit lang yan. Parang 100 or something ml lang yan, 2,000, di ba? Pero nga, kung afford mo naman yung printer na yan or pang sarili mo na lang, edi go, di ba? At kung nakakapagpresyo ka naman ng tama at hindi sobrang baba ng presyo mo, kagaya nga nung kay Idol Rappi na 50 pesos daw isang binil, edi ego mo din. So isipin nyo, no, cyan 1-3, magenta 1-3, yellow 1-3, 4 colors printer etong mga model na to. So magkano yung total nun? Parang 2,000, 5,000, almost 6,000 yung total nung set na yan, di ba? So yung bilang pa ng printout nun sa bawat isang mga kulay na yan, sa black at sa yellow or sa kung anumang kulay, hindi mo sure kung ilan yung magiging pinaka output niya, yung total output, kasi syempre depende sa design. So halimbawa, kung magpiprint ka dyan ng mga documents or kung ano-ano man, di ba? Eh magkano yung sisingil mo kung napakamahal na ink? Ang tip ko sa inyo, alamin nyo kung kailan kayo gagamit ng ganitong kamahal na original pigment ink kung talagang afford nyo to, kung bibili talaga kayo ng ganito. Kailangan etong printers na to, meron lang siyang designated kung saan nyo lang ipiprint yung talagang mabibenta nyo ng tamang presyo yung product na yun. Huwag kayong print ng basta-basta kung ia-avail nyo yung printer na ganito kamahal, no? Ito pa nga yung isa, no? 39,000, almost 40,000, yung 7070 na Maxify, diba? So yung design niya, no? Parang medyo may pagkadating sa Epson Workforce. Ganun yung itsura niya, yung design niya, no? Hindi nagkakalayo eh, 'di ba? So inuulit ko, kung afford niyo naman yung mga ganitong pigment ink, ganitong pigment printer at nakaka-presyo ka ng tama, edi i-go mo. At kailangan marunong ka talagang mag-market ng iyong mga products. Siyempre kung may printer kang ganyan, kung wala ka namang customer, 'di ba? At eto pa yung kanyang maintenance box. So 590. So siyempre itong maintenance box na to, once na mapuno yan, bibili ka ulit ng bago. So yung maintenance box, diyan na pupunta yung mga waste ink every time na magpiprint ka, diba? So, eto pa yung isang model ng pigment ink ni Canon, pero hindi ko alam kung medyo available to online or saan makakabili nito yung ganitong printer na Maxify BM5170. Pero eto, yung ink niya ay yung mga cartridge type, yung ganito. Hindi siya mga ink tank. So, alam nyo naman, pag mga ganitong cartridge, mabilis mo ubos yan. Ewan ko kung hindi nyo alam, no? So kung matagal ka nang nanonood sa channel na to, lagi kong sinasabi na yung mga ganitong type ng printer, mabibilis din maubos yung mga yan. So eto nga yung ink nung ganto, yung sa cartridge type, yung ganto, no, yung MB5170. So tignan natin ng mabilisan yung specs nung sinasabi ko sa inyo na 4070. Eto, nakita ko na talaga to. Siguro mga 2 months ago ko nakita or na-browse yung group na yon. Eto usually yung mga ginagamit mong crafters doon, at talagang magaganda naman yung output nila. Hindi ako biased doon. Maganda talaga din yung output. Yun nga lang, may pagkamahal talaga siya. So ayan, no, pigment ink, makikita nyo dito sa kanyang specs. I-scroll down lang natin ang
saglit. So makikita nyo dito, ito nga yung kanyang pigment ink. So nakikita nyo dito na 14,000 peach daw yung possible na maiprint nung kulay na yun, no? Pero yan ay estimated lang, nakadepende pa yan sa mga magiging layout ninyo, lalo na itong mga pigment black, 6,000 daw, no? Ito estimated lang yan, kaya maniniwala dyan. So dito na nga tayo sa specs, quick check lang natin to. At unang una, no, kagaya nga sinabi ko, hindi pa ako nakagamit ng mga ganitong printer. Sabay-sabay lang din nating tignan para magkaroon din kayo ng mga idea. So ito, no, yung pigment ink model niya, GI76 nga, all pigment ink. So sa nagtatanong kung gusto nyong gumamit ng pigment ink talaga na printers, eto kay Canon, eto yung pinakainunan natin. So sa printing speed niya, hindi halos nagkakalayo sa mga Epson 3210, mga Epson 5290. So konti lang din yung pagitan, pero syempre yung point na yon, ramdam mo na yung pagkabilis niya. Medyo mabilis siya ng mga 7 or mga 6 ganun na point. Kasi sa usual na 3210, parang 11 or 12 or 10 IPM yung speed niya. Eto, no, meron na rin pala siyang duplex printing. So ibig sabihin, pwede ka mag-print back to back. Eto yung mga paper na pwede mong gamitin sa kanya, no? A4, A5, A6, letter, legal, yung long. So eto, hindi siya A3 printer. Syempre, sa range na yon, na mahal na yon, hindi pa siya A3. So mamaya may ipapakita din tayo sa Epson kung ano naman yung mga pigment ink talaga na printers doon. So ito pa rin talaga yung bentahi ni Canon na kayang-kaya niyang mag-accommodate ng mga makakapal na photo paper. Ayun, o, kagaya na ito, no? Scroll down pa natin. Ayun, yung kanyang flatbed scanner. Meron din pala siyang flatbed scanner. Meron din siyang ADF or yung automatic document feeder. At sa flatbed scanner, para siyang 5290 yung model niya. Kasi A4 at letter lang yung kaya niyang i-scan. Pero kapag may ADF, ayun nga yung sa ADF, eto yung ilalagay dito sa taas, kaya niyang mag-scan ng legal or yung long. Scroll down pa natin. So ito nga yung nabanggit ko sa inyo, yung mga compatible media, yung mga media size, kaya niya A4, letter, legal. Ito naman yung mga paper type. Ito, no, yung pinaka-speed niya na, yung rectangle speed. Ayan. So sa multiple copy, kaya niyang 99, para siyang same ng Epson 5290. Yun nga lang, pigment ink siya, no? Kaya rin niyang 99 page. Na isang scan lang, 99 page na yung magiging output. So ito yung kanyang mga resolution sa packs. So etong printer na to, no, meron na rin siyang wifi. Syempre sa mahal ba naman na yun, no? Pwede na rin siyang ka-LAN cable. Pwede nyo na rin gamitan to ng AirPrint or kung ano-ano mang mga software na compatible dito sa Canon. At pwede rin siya sa mga Mac OS at sa mga Windows na computer. Kasi usually yung mga low-end or yung mga mababang presyo ni Canon ay hindi pwede sa mga Mac OS. Talagang pang mga Windows lang, no? So far, kung gusto nyong makita yung kabuuan na specs nito, i-type nyo na lang sa Google or ilalagay ko sa description yung link nito para makita nyo rin mismo. So etong duty cycle, eto yung hindi ko alam kung anong meaning nito, eh, no? So i-research nyo na lang to. So ayan, so far nakita natin yung quick specs nito ni Canon 4070 na printer. So sa tingin ko, mag-move forward na tayo sa Epson naman. So quick search ko lang, nakita ko nga ito yung mga talagang designated na pigment ink talaga ni Epson. So merong EcoTank 6460 na which is nakikita-kita ko na somewhere out there. At ito yung 6580, ito siguro yung mga medyo bago-bago pa. Ito naman yung 15150, ito nakakita na rin ako nito sa mga groups din. So on and so on, ayan, makikita nyo dyan. So i-check lang natin yung mga mangilan-ngilan na printer dito, kung magkano. Syempre unang-una yung presyo ang pinaka-importante dyan, at syempre kung ano yung capabilities niya, kahit papano ma-share natin, at ilalagay na lang natin sa description yung mga link neto kung gusto nyong mag-avail. So ito na nga yung unahin natin, Epson EcoTank 6460. Medyo may kahawig din siya sa mga workforce printer, pero yung dito niyang part, no, medyo butas yung dito. Ewan ko kung bakit, wala akong idea kasi sa printer na to,
Although na kinikinita ko na may mga gumagamit nito and then may mga mangilan-ngilan na nagko-comment sa akin na gumagamit nitong Epson 6460. And then sana no, i-share nila yung experience nila dito kung original ink ba yung ginagamit nila or gumamit sila ng alternative. At unang-una no, pahabol content lang dun sa Canon na printer. Yung mga Canon printer na yon, hindi siya pwedeng gamitan ng mga kuyi, Hansol, or kung ano-ano yung mga usually na ginagamit natin na pigment ink sa Epson. Dahil iba yung technology niya. Iba kasi yung lapot ng mga ink, ng mga third party ink na ginagamit natin usually sa Epson kung ikukumpara mo sa Canon. Dahil iba nga yung technology nila kung paano sila maglabas ng ink. So 19,295 yung 6460 na ink tank na pigment ink. Ayan, nakikita naman natin. So, meron pa akong ang nakita dito. Ito ay sinasabi ko sa inyo, yung 15150. Ito mga newly model na to ni Epson sa pagkakaalam ko. So, napakamahal, diba, no? Ayun nga, kung talagang afford nyo yung printer na to para sa nag-comment na eto si Manchi, ayan, kung afford mo to, hindi talaga mabubuid yung warranty mo dito kasi pigment ink talaga siya. Yun nga lang, kailangan mo nga lang mag-invest dahil medyo may presyo talaga siya. So, eto nga, bago ko nga lang ito nakita eh, kasi dati nung nagsisimula akong mag-research tungkol sa printer, hindi ko pa ito nakikita itong 6460. Mga nakikita ko, mga around 30,000 pataas and 40 and 50 na mga pigment ink. Medyo hindi ko na sila nakikita din ngayon, baka na-phase out na. Eto na yung mga bago nga, yung may mga maintenance box na. So, di ba 48,000, which is printer pa lang yan, wala pa yung ink. At eto naman yung isa pa, 15-16-0. Eto no, A3 printer siya pero duplex na rin siya. Eto yung kinagandahan kapag ga-duplex, pwede ka nang mag-print baliktaran. Pero sa mahal niyan no, 63,000 no. Tapos ang kinikater mo, ₱50 lang, babarating na pa. Huwag ka nang bumili ng ganitong printer kung hindi mo kayang mag-market ng saktuhang presyo. Ibig kong sabihin, kung sobrang mura ng mga binibenta mong mga project, huwag mo nang tangkahin pa. Dahil malulugi at malulugi ka dyan talaga. So eto, no, kinagandahan, mura yung original pigment ink Epson 008. So yung black, 900, and then 700 yung the rest. So more or less mga 4,000 something or almost 4,000 yung isang set ng pigment ink. Pero meron akong isang subscriber sa akin, sabi niya gumamit daw siya ng ganito, yung pigment ink daw mismo ni Epson sa kanyang printer na 3210. Ito si share ko sa inyo, legit to. Gumamit siya ng gantong ink pero hindi daw niya nagustuhan. Bukod sa mahal, iba daw talaga yung ginagamit niyang kuyi na pigment. Medyo parang tawag nito, ano ba yung term na yun? Medyo nabubura. Hindi siya ganun parang ka-waterproof. Hindi ko maipakita sa inyo na yung chat eh. Ang tagal na kasi noon, last year pa yon. Buti na alala ko, pero ginamit nga niya ito. Kasi nga, nagkakwentuhan kami and then nabanggit niya, tinry nga daw niya to, yung genuine ink na pigment sa kanyang 3210. Medyo nagsisi nga daw siya kasi mahal. Akala niya maganda yung output. And then, it turns out na bumalik na lang siya sa paggamit ng kuyi. Nasayang lang yung kanyang pera, di ba? So ayun, naalala ko lang. At eto nga, quick check lang tayo ng specs nito ni EcoTank 6460. Auto duplex na rin siya. Ayun yung kinagandahan niya, no? Meron na rin siyang ADF or yung automatic document feeder. And then yung kanyang print speed, almost same dun sa Canon na 17 IPM. Medyo mas mabilis nga lang si Canon ng konti, 1 point. Kasi 18 IPM yung sa isa, sa Canon, eto 17. 2 years warranty and then 50 page whichever comes first. Ibig sabihin, within 2 years, bago mag 2 years, kapag nasira yung printer mo, aayusin nila yan. Pero alam ko, ang babayaran mo dyan ay yung parts. Babayaran mo pa rin yung parts. Labor lang yung ililibre sa inyo yan. Sa pagkakaalam ko, kasi may mga nagko-comment sa akin, nagme-message sa akin na nagpapa-warranty sila. Eto yung sinasabi ko sa inyo. Napaka-importante na ito, mga tropa. Yung mga warranty na yan, huwag nyo nang masyadong asahan yan, mga tropa, dahil mapipigil or mai-stop yung production nyo dyan pagka nagpa-warranty pa kayo dyan. Kaya
Kung bibili talaga kayo ng mga item, talagang ayusin niyo yung paggamit ninyo. At kung meron kayong nakikita na sira, umpisa pa lang, ibalik nyo na kagad, i-return nyo na kagad. Dahil yung mga warranty na yan, pag nagpa-warranty kayo dyan, itatambay yan isang buwan. Pagka wala pang parts, dagdag another isang buwan. Diba? Hanggang sa mabad trip ka na lang, kung magpapa-warranty ka, iparepair mo na lang sa mga legit technician, hindi sa mga technician. Ayun talaga yung pinaka-tip ko sa inyo, mga tropa. Eto nga, tignan natin yung kanyang specs. Precision core na yung kanyang printer head na, which is eto yung bagong technology ni Epson. At eto yung kanyang maximum resolution sa printout, automatic document two-side printing nga siya. At eto yung kanyang speed kapag draft lang or yung pinaka mababang settings niya ng black. And then sa colored naman, 23. Mabilis to, no? Yung 37 na yan. Pero syempre, malabo yan. Draft lang yan eh. Pero hindi natin din alam. Pero mabilis na yan. Parang workforce na yan. Pero kapag draft lang ha, yun yung mababang output ng print. Medyo pa ulit-ulit tayo dun eh, no? So eto yung mga specs na mangilan-ngilan, ano pa ba yung pwede nating mabanggit dito. So far wala naman tayong pwedeng mabanggit dito, halos same lang din naman ng resolution when it comes sa mga Epson 3210, halos same lang. Ang kinagandahan lang na itong 6460, meron siyang duplex printing. Sa copy function, eto 600x600 DPI, meron na rin siyang automatic na 99 copies yung maximum. So syempre pwede siya sa mga latest na Windows OS and then sa Mac OS. So eto no, makikita natin dito, medyo maingay yung kanyang pagpiprint. 51 to 55 decibel yung kanyang printing noise level. Para sa akin medyo mataas na yon or medyo noticeable yung value na yon. So etong 6460, para lang siyang ayun nga, yung mga Epson 5290, at hindi niya kayang mag-accommodate ng A3 size na printer. Na which is etong next printer nga natin, yung pang A3 talaga, yung 15-15-0. Ayan, Wi-Fi duplex. Parang upgraded na upgraded siya ng mga 5290, na kaya pa niya yung A3. So, yung full specs nito, no, ilalagay na lang natin sa description yung link para mas makita nyo. At eto, medyo mabilis siyang mag-print ha, 25 IPM sa standard. And then sa draft, 32. Naka-precision core printer head na rin siya, na which is ayun nga yung newer technology nito ni Epson. Optical resolution, kapag nag-scan, ganito yung makukuha mong DPI or yung output or kung gaano siya kalinaw. Ito naman yung speed niya sa printing ng duplex, simplex, at ito yung sa flatbed, sa pagka-copy or pagsiserox na tinatawag nila. Meron rin pala siyang PAX function. So, mangilan-ngilan na lang din naman yung gumagamit niyang PAX function na yan. Sa pagkakalab ko, halos wala na nga eh. So, ito din yung mga supported OS niya. Syempre, pwede siya sa Mac and pwede rin siya sa Windows, no? Syempre, napakamahal naman nito eh, no? Meron na rin siyang Wi-Fi, meron na rin siyang LAN cable. Pwede mo siyang i-connect sa inyong network. So, halos magka same-same lang din sila ng mga specs. Hindi naman sila halos nagkakalayo. Mas lamang nga lang to sa speed. And then, kaya niyang mag-accommodate ng mga A3 size na papel. At eto nga yung pigment ink na code neto ni Epson. Pigment ink 008, na which is ipinakita ko na sa inyo kanina. Eto. At meron din siyang maintenance box na alam naman natin na medyo may kamahalan din to. Pero syempre, nare-reset yan. Bibili ka lang ng resetter. So, ayun, siguro dito na natin tapusin tong vlogs natin. Medyo mahaba na para medyo hindi na kayo mainip. At sana nagkaroon kayo ng idea kung ano talaga yung mga designated pigment ink talaga ng mga printer ni Canon at ni Epson. Sobrang dami pa na mga pigment ink talaga. Pero, ayan lang yung na-highlight ko kasi ayan lang yung usually ko na nakikita somewhere out there in the internet, in the group na mga sinasalihan ko na mga crafters group. So, ayun, comment down below kung may mga katanungan kayo at inuulit ko. I-share nyo nang i-share itong video natin para kahit pa paano mabawasan yung mga nauuto ni Idol Rappi. At sa mga nauuto ni Idol Rappi, welcome na welcome kayo sa channel na to. No hard feelings. Charge to experience nyo na lang yung mga nauuto sa inyo na 5,000, 10,000 at alam
alam ko naman na kapag nag-gain kayo ng knowledge at mga nag-research kayo, hindi na ulit kayo mauuto nung Poncio Pilato na yun. Bye-bye! Like, share, and subscribe! Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento, ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento. Lahat ng porsyento, sinadya mo.